Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Kidney Hunter, mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan, tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ano ang Katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang unico, DZRH 11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Kidney Hunter. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ang taong nagigipit sa patalim man kumakapit. Ang katotohanan ng kasabihang ito ang dahilan. Kaya may ibang tao ang dahil sa pangangailangan o kagipitan ay napipilitang magbenta ng bahagi ng kanilang katawan gaya ng kidney. At ang mga tulad nila ang target ng mga Kidney Hunter. Mga taong kumikita sa paghahanap ng kanilang kapwa na handang magbenta ng sariling internal organ. Ano kaya ang kahihinatnaan ng taong nagbenta ng isang kidney? Ating alamin sa pagsimula na ating pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Ray Sibayan, tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Noli, huwag kang sumuntok sa dingding nitong boarding house. Makakabulabog ka sa katabing kwarto. Grabe ang ginawa mo sa akin, Arthur. Ginago mo ako. Ano ba problema mo? Kinumbinsi mo ako magbenta ng isa kong kidney. Uy, pumayag ka naman, di ba? Pumayag ako dahil nakaya naman ako nang sabihin mo sa akin. Nang kumbinsin mo ako. Pumayag ka dahil mahigpit ang pangangailangan mo sa pera. Hindi makauwi ang asawa mong bagong panganak sa probinsya dahil sa laki ng babayaran niyo sa ospital. Pumayag ako dahil sabi mo, 150 mil ang ibabayad mo sa isa kong kidney. E binigyan ko sa iyo yung pera, di ba? Binigyan pa kita ng 20 mil bilang pasasalamat ko sa iyo. Binigyan mo, kaya pinanggap ko. Pero kung tutuusin, wala pala akong dapat ipagpasalamat sa iyo dahil dinaya mo ako. Niloko mo ako. Hindi kita niloko. 300,000 pa ng presyo ng isa kong kidney. Nakausap mo ang kamag-anak ng recipient ng organ mo, kaya umamin na ako sa iyo. Pero kung kumita man ako ng 170,000 sa pagbebenta mo ng isang kong kidney, deserve ko yun bilang kidney hunter. Ako naganap ng bibili ng organ mo eh. Magkababayan tayo, nilamangan mo ako? Magkasama pa tayo dito sa boarding house? Mapanlamang ka talaga. Ano? Mukha kang pera! Napagsamantala na! Bitiwan mo ang kwelyo ko! Wala kang kwenta, kababayan! Wala kang kwenta, kaibigan! Sabi, wala kang kwenta ng tao! Bitiwan mo! Sabi! Kahit magalit ka, wala ka na magagawa pa, Noli. Tapos na ang transaksyon. Nagbenta ka na ng iyong internal organ. Naoperahan ka na. Habang buhay ka na magiging isa ang kidney. Habang buhay! Hayop ka! Hayop ka, Arthur! Hayop! Wow! Arthur! Klas na naman yung resto na to na pinagdala mo sa akin, ha? Ang daming masasarap na pagkain. At saka mamahaling food pa yung in-order mo na naman. Sabi ko naman sa'yo, Monet, basta kumita ako sa sideline ko, maaanggihan ka ng grasya. Tumiba ka na naman pala eh. Kaya galante ka, ha? Pagkakain nga natin, bibili pa kita ng kursunado mong bagong brand ng cellphone. Oh, talaga? Oo, ikaw pa. Eh, alam mo naman, basta para sa'yo. Handa akong ibigay kahit ang buwan at mga bituin sa langit. Para tuloy gusto na kita sagutin. Uy, bakit nga ba hindi mo pa ako sagutin? Ilang buwan na rin naman akong naliligaw sa'yo, ha? Hi. Ano? Tayo na, mura ngayon, ha? Manet? Hmm. Ano?
Okay ba sa'yo? Ganun ba siya, Don? Oo. Hayop na Arthur yan, mga tol. Hindi ko makakalimutan ang panggagago niya sa akin. May araw din na makakaganti ako sa kanya. Gagaguhin ko rin siya! Nagbabalik ang yung lingkod, DZRH 11 Resibayan sa kasaysayan. Kidney Hunter! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Hey! May lakad na bulag! Lakad! Hey! Kuya Dario! Kuya! Lakad na! Ikaw pala! Mamaya mo na ituloy ang pag-aaralan dyan sa bukid mo! Halika muna at na makapag-merienda ka! Oo! Nag-abala ka pa. Ito naman, para nilagang kamuting kahoy lang to eh. Kung yun yung nakikisaka sa bukid ko, pinagme-merienda ko. Ikaw pa kaya ang hindi, eh, kapatid kita. Salamat. At saka, sino pa bang aasahan mong magmamalasakit sa'yo mula nang mabiyudo ka? E nasa Maynila yung nag-iisang anak mo. Anak ko, Edna. Si Arthur. Siya ang pangunahing dahilan ng lahat kong pagsisikap dito sa probinsya at ang pagtitipid ko ng gusto. Kasi, magastos magpaaral sa Maynila. Ay, talagang magastos mag-aral sa Maynila. Lalo pa nga't nagbo-board na gaya ni Arthur. Pero hindi bale. Isang taon na lang, makatatapos na siya. Swerte ang anak mo sa amang gaya mo na responsabling magulang. Maswerte ko sa anak ko, Edna. Dahil masipag mag-aral si Arthur, para ko nang nakikinikinita. Bukas makalawa, may anak na akong engineer. Galante pala si Arthur, no? Kahit prom day, manet. Ay, naku, super talaga, sita. Madalas niya akong i-treat kung saan-saan class na resto. At kaya nga nakapamili ko dito sa department store ngayon kasi nakautang ako sa kanya. Kinagastusan kanya ng gusto kahit naniligaw pa lang siya sa'yo? Awesome-awesome kasi siya na magiging kami. At biruin mo, ha? Sa mga class na resto ka pa niya tinitreat? Yes! Iba na ang gaya kong maganda. Kakaingit ka naman. Oh. Sana all. Bakit? Pwede mo rin namang matikman yung mga pinatitikim sa akin ni Arthur, ah. Paano? Gahanap rin ako ng suitor na gaya niya. Hindi! Sumama ka lang sa akin. Halika na, sama ka ngayon. Sa pag-shopping, pwede kita samahan. Kahit sa mga lakad namin ni Arthur, pwede ka sumama. Kasi alam naman niya na mag-best friend tayo eh. Sige nga, para makakain din ako sa mga class na resto. Kasi suwa na ako sa mga karinderi eh. Nolly, buti. Dinatnang kitang nagso-solo dito sa boarding house. Makapag-uusap tayo. Wala akong panahon makipag-plastikan sa'yo. Lalo mo na ako. Malaki ang atraso mo sa akin. Ikaw ang may atraso sa akin. Bukod sa nilamangan mo ako, ginagumaw ko sa bayad sa isa kong kidney. Nasira ang katawan ko dahil sa gagawan mo. Anong nasira ang katawan mo? Mula nang matanggal ang isang kidney ko, malaki yung pinanghina ng aking katawan. Madali na ako mapagod. Dati, kayang-kaya ko mag-overtime sa pabrikang pinapasukan ko. Ngayon, hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang magbuhat ng mabibigat. Makaligtaan ko lang kumain sa oras, malipasan lang ako ng gutom. Sumasakit na ng matindi ang tiyan ko. Kasalanan mo! Eh, bakit ako sisisiin mo? Ginusto mong magbenta ng isang mong kidney. Dahil pinaniwala mo ko na kahit mabawasan ako ng isang internal organ ko, magiging normal pa rin at malusog ang pangangatawan ko. Uy, kasalanan mo. Naniwala ka sa sales to ko. Gago ka! Ikaw ang gago! Itiwan ang damit ko! Nakausap ko ang ibang kaboardmate natin. Nung minsang nagkainuman daw kayo, nilaglag mo ko. Nilaglag mo ko sa kanila. Sinabi mo, ginago kita.
Ano? Namukha akong pera, mapanglamang, manluloko, mandaraya. At gusto mong gumanti sa akin, tarantado ka. Huwag mo akong murahin! Sige! Ngayon dalawa lang tayo rito sa kwarto at walang aawot sa atin. Sige na, gumanti ka sa akin. Gumanti ka na! Nagbabalik ang lingkod, DZRH 11 Resibayan sa kasaysayan. Kidney Hunter. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Hindi pumatol sa paghahamon ni Arthur si Noli. Kayong kung tutuusin, higit na mas kulado si Noli kaysa kay Arthur. Anong ipagpatuloy ang pagsubaybay pa sa kasong ito? Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Ray Sibayan, tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ano pa hinihintay mo? Ha? Umpisahan mo ng pagganti sa akin. Hindi ako lalaban sa iyo, Arthur. Ha? Duwag ka pala eh. Ha? Gago. Hindi ako duwag. Hindi lang ako kakasasahamon mo dahil dihado ako. Operado na ako. Mahina na ang katawan ko. Kung hindi ka kakasa, ha? Huwag mo akong ilalaglag. Huwag mo akong ilalaglag kahit kanino. Dahil kapag hindi ako nakapagtimpi sa'yo, baka kahit operado ka na, hinlumpuin kita. Edna! Edna! Oh, ikaw pala, Kuya Dario. Basang-basa ka. Oh, eh, galing ako sa bukid ko eh. Bakit nagpunta ka sa bukid? Di balitang may bagyo ngayon. Eh, akala ko hindi tutuloy ang bagyo. Pero inabot ako ng malakas na ulan at hangin sa bukid. Kaya sa halip na umuwi, dumana muna ako rito sa inyo. Eh. Papalipas muna ako ng lakas ng hangin. Ay, halika. Umuwi. Halika, halika. Pasok. Maupo ka muna at kukuha ako ng mapagbibihisan mo para makapagpalit ka ng damit. Kasi baka magkasakit ka niyan. Ang mga pananim kong inaalala ko, Edna, malapit na kanihin yun. Kapag nasira ng bagyo mga tanim kong palay, paano ng pag-aaral ni Arthur sa Maynila? Nagbabalik ang lingkod, DZRH 11 Resibayan sa kasaysayan. Kidney Hunter. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sumama ang loob kay Arthur ng kababayan niyang si Noli dahil sa laki ng porsyento niya sa isang kidney na ibinenta ng huli. Kaya nagbanta si Noli na gaganti. Gayunman, hindi siya lumaban kay Arthur nang hamunin siya nito ng suntukan. Pagkaraan ng ilang araw, bumagyo at naapektuhan ng mga pananim sa probinsya ng ama ni Arthur. At ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Ray Sibayan, tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Kuya Dario, huwag ka nang malungkot. Nangyaring pinangangambahan ko, Edna. Nasira lang ng daang bagyo mga pananim ko dito sa bukid. Hindi lang naman ikaw ang naapektuhan. Pareho tayo. Pati ang ibang magsasaka rito sa ating probinsya. Mabuti kayo, meron kayong ibang inaasahan. Ikaw, meron kang maliit na sari-sari store. Ang ibang magsasaka dito sa probinsya may mga kamag-anak sa abroad. Ako, dapang-dapa ako. Makakabangon ka rin. Si Arthur ang inaalala ko. Buwan-buwan nga pala nagpapadala ka ng pera sa anak mo sa Maynila, ano? Oo, isang taon na lang. Makatatapos na siya sa pag-aaral. Eh, may iraraos mo rin ang pag-aaral ng anak mo? Eh, pagkatapos niya ng pag-aaral, meron pa yung review. Eh, pwede namang huminto muna si Arthur sa pag-aaral. Ay, hindi, Edna. Saka na siya magpatuloy uli sa pag-aaral kapag nakabuelo ka na sa pagbubukid. May usapan kami ni Arthur na bago siya magkuleyo sa Maynila, gagawin namin ang lahat para maging tuloy-tuloy ang pag-aaral niya hanggang sa makapagtapos siya.
Eh kung ganyan nga nagkaroon ng aberya, gaya ng pagkasira ng mga pananim mo dahil sa bagyo. Ayokong sumira sa usapan namin ng anak ko. Kuya, huwag mo masyadong problemahin ang pagpapaaral kay Arthur. Kung kailangan pahintuin mo muna siya pansamantala, edi pahintuin mo. Kidna. Kesa naman ng problema ka, eh baka magkasakit ka pa niyan. Ano nga itay? Wala kayong may bibigay na allowance ko sa buwan ito? Wala pa muna, Arthur. Umuwi pa naman ako para lang dun sa allowance ko eh. Eh kung hindi nasira ng nagdaang bagyo ang mga pananim ko, eh wala sanang problema. May mga project pa naman ho kaming gagawin sa school. Kaya kailangan ko sana ng dagdag na panggastos. Kung sa akin lang sana yung kalabaw na pinangsasaka ko, may bebenta ko yun para sa pag-aaral mo. Pero hinihiram ko lang yun sa pinsan ko. Eh naman, ayoko humahinto sa pag-aaral. Eh wala naman akong balak na pahintuin ka. Kung wala ho kayong maisusuporta sa akin, maghahanap ho ako ng trabaho sa Maynila para makapagpatuloy ako ng pag-aaral. Nako, eh mahirap daw magtrabaho at mag-aaral ng sabay. Kahit pa ho. Kasi may nabalitaan akong iba na gano'n ang ginawa na nagkasakit. At hindi rin nakatapos dahil sa pagpapagamot. Eh paano ho itay? Eh ayan, magagawa ako ng paraan. Itay, nangako ako sa iyo na pagtatapusin kita sa pag-aaral. At tutuparin ko yon, Arthur. Gagawin ko ang lahat para hindi masira ang pangako ko sa iyo. Nagbabalik ang lingkod, DZRH 11 Resibayan sa Kasaysayan. Kidney Hunter. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Manding, maraming salamat sa tulong mo. Walang anuman, Dario. Ikaw ang lumutas sa problema ko. Sino pa bang magtutulungan kundi tayong magkababayan? Sige, lalakad na ako. Oh, sige, ibigay mo sa akin bukas ang hinihingi ko at ibibigay ko naman sa iyo ang kailangan mo. Okay, sige. Sige, Manding. Si Manding. Mano po? I'm Dolly. Kaawaan ka ng Diyos. Narinig ka na pala sa probinsya. Eh, isang beses sa isang buwan. Umuwi naman ako dito para makapiling ang pamilya ko. Ganun ba? Abay, pasok ka muna. Ay, salamat ako. Talagang dumana ko rito para magkwentuhan naman tayo. Maglalabas ako ng maiinom natin na alam kong paborito mo. Okay. Chong, parang namumukhaan ko yung kausap nyo kanina bago ako dumating. Ah, si Dario yun. Tatayo siya ni Arthur, hindi po ba? Oo. Eh, ano pong sadya niya sa inyo? Nangungutang para may maipadala sa kanyang anak na nag-aaral sa Maynila. Pero sabi ko, kailangan ko ng kolateral. Kaya isasangla niya sa akin ang titulo ng kanilang bukid. Basta, tubusin niya lang sa akin sa lalong madaling panahon kung ayaw niyang mailit ko ang kanyang lupa. Ganun ho ba? Oh, Dolly, bakit ka napapatango-tango? Wala, Chong. Ha? Sa sinabi niyo ho, parang bigla akong naging ganado na magkainuman tayo. Eh, teka, ano ho bang pulutan natin? Ano, Monet? Okay ba sa inyo ng friend mo resto na ito? Okay na okay, Arthur. Class ang resto na yan. At sinundo mo pa kami ni Sita ng taxi para makapunta dito. Nakakahiya nga, Arthur. Isinama pa ako ni Monet. Wala namang problema, Sita.
Sabi ko nga kay Munit, basta friend na, kaibigan ko na rin. O anong sinabi ko sa'yo, Sita? Tama ka nga, Munit. Okay nga si Arthur. Kaya sagutin mo na siya. Oh, narinig mo, Munit, ha? Darating din tayo dyan. Huwag kang magmadali, Arthur. Bakit naman kasi ayaw mo pang sagutin si Arthur? Kasi naniniwala ako sa kasabihan na easy to get, easy to forget. Naku, sa lahat naman ng taga-Maynila na nakakilala ko, ikaw ang conservative. Oo nga naman, Munit. Hey, naku, tama na yan. Buti pa pumasok na tayo sa resto. Oh, sinabi mo eh. Tara, tala kayo nang maka-order na kayo ng gusto nyo. Sky's the limit ba, Arthur? Oo naman. Ako pa. Basta para kay Munit, okay lang. Arthur, baka gusto mong uminom. Tagay tayo. Bah, himala. Binati mo ako. Naaasiwa kasi ako eh. Magkababayan tayo. Magkasama dito sa boarding house pero hindi tayo nagkikibuan. Noli, sino may kasalanan? Magpasensyahan na lang tayo. Kalimutan na lang natin ang naging misunderstanding natin. Pwede ba? Walang problema sa akin. Nagawa ko lang naman sa iyo yung sinabi mong panlalamang ko sa iyo dahil ganun din ang ginawa sa akin ng isang nakapartner ko sa pagiging kidney hunter. May nanlamang din sa'yo? Oo. Oh, usapan namin, hati kami sa komisyon. Pero nilamangan ako sa partiyan. Kaya dumistansya na ako sa kanya. At nagsolo na ako. Ikaw nga una kong naging kliyente. Bah, mukhang magandang kitaan sa pagiging kidney hunter. Maganda akong sa maganda. O baka gusto mo, mag-sideline ka. Mag-partner tayo. Ganon? Tuturo sige ko sa'yo ang diskarte ng kidney hunter. Maniwala ka, Noli. Kapag nag-click ang tandem natin, baka maging milyonaryo tayo. Nagbabalik ang Unico, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan. Kidney Hunter. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sinamantala ni Arthur ang pagkakasundo nila ni Noli para alukin ang sideline na trabaho ang huli kung saan gaya niya'y maghanap si Noli ng magiging donor ng kidney at pagatian nila ang kikitain nilang porsyento. Aring ipagpatuloy pagsabay-bay sa kasong ito. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Ray Simayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Arthur, lasing ka na yan ata eh. Noli. Nangangalahati na itong iniinom nating long neck ah. Kahit nakainom ako, malinaw isip ko. Uy, kaya palang dulas ng dila mo. Oh? Na matagal ka na nagpapabaya sa iyong pag-aaral. Dahil sa madalas, nakikipag-date ka doon sa chicks na kursunada mo. Ay, ikaw lang naman ang napagsabihan ko niyan eh. Uy, tinatinglan naman na napag-uusapan natin. Eh, yan naman ang inaasahan ko sa iyo. Lalo pangat, magka-probinsya lang tayo. Eh, pwede mo naman kita ilaglag. Eh, magka-rancho na tayo ngayon, di ba? Magka-tropa na tayo. Magka-partner pa sa sideline natin sa ating trabaho. Dapat lang na maging sikreto mo na rin ang sikreto ko. Ano mo? Dahil hindi dapat malaman ng itay ko na ilang buwan na akong hindi pumapasok sa universidad. Dahil hindi ko kursunada ang pinakuha niya sa aking kurso eh. Teka nga pala. Paano nga uli yung racket na inaalok mo sa akin? Madali lang yun, Noli. Oh, paano? At alam kong kikita tayo. Mabuo ka kay. Mas mabuladas ka kaysa sa akin. Kaya malamang, madali ka makakakuha ng kidney donor. Kumpara sa akin, medyo mahina ang convincing power ko eh. Lalo sa mga hindi ko kakilala. Eh, paano naman ako mag-re-recruit ng hindi ko kakilala na magbenta ng kanilang kidney? Eh, siyempre, doon ka mag-aalok sa alam mong mahirap.
at may mahigpit na pangangailangan sa pera. Kapag nakakita ka ng kidney donor, madali na ako makakuha ng kidney patients. Dahil marami may sakit sa bato na nagda-dialysis na nangangailangan ng kidney transplant. Ingat ka lang na matulugan ng mga otoridad ang bentahan ng kidney. Dahil dapat lumitaw na donation at walang involved na pera. At lalong illegal kung foreigner ang bebentahan ng kidney. Eh, ang katulad nating kidney hunter, illegal ba yun? Oo naman. Sabi tayo dyan, kulong tayo. Pag napatunayang kumikita tayo sa gawain ito. Hello, Sita? Manep, may problema ako kaya tinawagan kita. Bakit? Anong problema? Alam mo, inutang lang ng pamilya namin sa banko ang bahay at lupa na amin tinitirhan. At matagal na kami hindi nakakapaghulog doon buwan-buwan. Dahil hindi naman permanente ang trabaho ng papa ko. Eh, kahapon tumanggap ng sulat si papa na kailangan magbayad siya na 50,000. Kung hindi, isisequester o iilitin na ng banko ang bahay at lupa namin. Uy, problema nga yan. Eh, alam mo naman, mahirap lang ang family namin. Pareho lang tayo. Eh, meron ka bang maitutulong sa akin? Uy, wala eh. Magkapera man ako, madali ko na nagagastos eh. Alam mo naman ako, di ba kabisado mo ako? Eh, paano kaya malulatas ang problema ng family namin? Wala akong pera. Pero matutulungan kitang malutas yung problema mo, Sita. Talaga? Paano mo akong matutulungan, Manet? Paano? Nagbabalik ang yung lingkod, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan. Kidney Hunter. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Lingid kay Mang Dario, nagpapabaya sa pag-aaral si Arthur at ang allowance ay pinapadala niya sa anak ay inuubos lamang nito sa pagpapasikat sa nililigawang si Monet. Kinumbinsi pa ni Arthur si Noli na maghanap ng donor ng kidney upang pareho silang kumita sa porsyento. Kasunod yun, humingi ng tulong kay Monet si Sita at ang ipagpatuloy pagsabay-bay sa kasong ito. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Ray Simayan, tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ano, Manet? Si Arthur? Oo, Sita. Siyang makakalutas sa problema mo. Paano? Alam mo, patay na patay siya sa akin. Sa'yo? Mahihiraman natin siya ng pera. Kahit pa malaking halaga. Eh, hindi naman kami masyadong close eh. Hindi naman ikaw yung lalapit kay Arthur. Ako. Ikaw? Oo. Sa tulong ni Arthur, makakabayad ng pamilya niyo sa utang niyo sa bangko para hindi masequester yung bayad lupa niyo. Eh, ang problema, makahiram man ako sa manliligaw mo, eh hindi ko alam kung paano ko mababayaran. Di problema yun. Bakit? Lahat nga ng hirami ko kay Arthur, wala nang bayaran. Ah, ganun ba? Oo. Oh, sige, Monet, tulungan mo ko. Kailan mo ako iuutang ng pera kay Arthur? Ano, Monet? 50,000 piso? Humigit ko mo lang. Ganun yung halaga na kailangan ni Sita para maisalba yung lupa at bahay nila. Eh, wala naman ako maitulong sa kanya. Kaya, yun, lumapit na ako sa iyo, Arthur. Wala akong ganun kalaking halaga. Wala ka bang magagawang paraan? May magagawa sana akong paraan. Kung gugustuhin ko, matutulungan ko si Sita. Paano? Pwede sasagutin ko yung mayaman na nanliligaw sa akin. Ha? May mayaman na nanliligaw sa'yo? Meron. Hindi ko lang nababanggit sa'yo. Makikipagrelasyon ka sa isang mayaman? Makautang ka lang ng malaking halaga? Bakit hindi?
Eh, kung yun lang ba ang paraan para matulungan ko si Sita sa mabigat niyang problema? Ngunit, kapag kami nung naging mayaman na suitor ko, siguradong hindi ako mapapahiya kapag dumaing ako sa kanya. Huwag kang makipagrelasyon sa ibang lalaki. Parang kapatid ko na si Sita, kaya hindi pwedeng hindi ako gumawa ng paraan para matulungan siya. Ako ang gagawa ng paraan. Talaga? Totoo? Oo. Sisikapin kong matulungan si Sita. Huwag ka lang mapunta sa ibang lalaki. Arthur, kabibigay ko lang sa'yo ng allowance mo nung nakaraang linggo. May biglaan ho kaming gagawin project, Tay. Kaya nagbalik ako rito sa probinsya. At malaking halaga ka mong kailangan mo. Oo. Magastos ho kasi yung project eh. Na kapag hindi ko nagawa, malamang hindi ako makagraduate. Ay, paano kaya ito? Wala naman akong alam na mapagkukunan ko ng perang kailangan mo. Hindi ho ba kayo makakagawa ng paraan, Tay? Eh, papayag ho ba kayong masayang ang ilang taong ko ng pag-aaral? Eh, at hindi rin ako makatapos? Nagbabalikan nyo ni Code, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Kidney Hunter! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Hindi, Edna. Hindi ako papayag na hindi makatapos ng pag-aaral ang anak ko. Paano nga, Kuya Dario? Magsasanla ka na naman ng iyong ari-arian, ganun? Eh, wala na akong bukid na maisasanla. Eh, hindi ko naman maaring ipagbili na ang lupang tanging pinagkukunan ko ng ikabubukay. Ay, kung may maitutulong lang sana ako sa'yo. Eh, magkano lang naman kasing kinikita ko dito sa maliit kong tindahan? Alam ko yun. Eh, di naman ako dumaing sa'yo para tulungan mo ko eh. Naihinga ko lang sa iyong problema ko. Hindi ka sana namang problema kung pumayag ka lang na pahintuin muna si Arthur sa pag-aaral. Naniniwala pa rin ako na sa lahat ng problema, may solusyon. Eh, paano? Kung ganyan nga, wala ka nang alam na mapagkukunan ng pangsustento sa pag-aaral ng anak mo. Ay, gagawa ako ng paraan. Kuya Dario. Magbabakasakali ako, Edna. Nakakahiya. Pero kahit makiusap ako at magmakaawa sa ibang tao, gagawin ko. Huwag lamang matigil si Arthur sa pag-aaral. Manding, pakiusap. Hindi ko na maaaring dagdagan pa ang pagkakasangla ng lupa mo, Dario. Wala lang kasi kung ibang malalapitan. Abay, eh. Kung gusto mo, ibinta mo na lang sa akin ang iyong bukid. Eh kapag ginawa ko yun, wala na akong pagkukunan na ikabubuhay. Maaari ka namang mag-iba ng trabaho. Pagsasaka lamang ang alam kong hanap buhay. Eh, pasensya ka na, pero wala na akong maitutulong sa'yo. Manding, kapag nakatapos sa pag-aaral ang anak ko, makakabayad na ako sa lahat ng utang ko sa'yo. Huwag ka munang magbilang ng sisiw hanggat hindi pa napipisa ang itlaw. Manding. Ay, sa iba ka nala ang lumapit. May gagawin pa ako sa loob ng bahay namin. Diyan ka na. Manding. Mang Dario. Oh, ma'am. Ako si Noli. Kilala kita. Ikaw yung kasama ni Arthur sa boarding house sa Maynila, di ba? Oo, tama ho kayo. Minsan sa isang buwan, umuwi ako dito sa probinsya para makita kong pamilya ko. Oo. Para madalo ko na rin ng iba pang mga kamag-anak ko. Dadalaw ka sa tiyo manding mo. Eh, mamaya na ho. Narinig ko ang pag-uusap niyo ng tiyuin ko bago ako lumapit sa inyo. At Noli? Mang Dario, huwag na kayong mamroblema. Kung kailangan nyo ng malaking halaga, matutulungan ko kayo. Mapauutang mo ko ng malaking halaga? Ay, hindi ho. Hindi na ho kayo kailangan mangutang pa. Pero malulutas nyo ang problema nyo. Ay, paano? Ipapaliwanag ko sa inyo ang dapat nyong gawin para magkaroon kayo ng malaking halaga. Matutustusan nyo ang pag-aaral ng anak ninyo. Matutubos nyo pa
ang nakasanlaan yung bukid. Sabihin mo, Noli. At basta makakayanan ko, gagawin ko. Mapagtapos ko lang ng pag-aaral ang anak ko. At malutas ko lang ang iba kong problema. Gagawin ko kahit kumapit ako sa patalim. Nagbabalik ang lingkod, DZRH 11 Race Bayan sa kasaysayan. Kidney Hunter. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Desidido si Mang Dario na gawin ang lahat masuportahan lamang ang pag-aaral ni Arthur. Ang binata na may natuwa nang malamang may nakumbinsi si Noli na magbenta ng isang kidney. Ating ipagpatuloy pagsabay-bay sa kasong ito mula sa kanaunahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Ray Simayan, tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan? Totoo, Noli. May nakuha ka ng kidney donor? Oo, meron na. Galing mo. Sabi ko kasi, kinumbinsi ko siya. 200,000 na magiging pera niya. Pumayag naman kagad siya sa alo ko dahil may mabigat siyang problema at kailangan niyang pera. Ayos yun. 300K ang talagang preso ng isang kidney. May matitirang 100K sa atin. Yun ang magiging komisyon natin na ating paghahatian. 50-50 tayo, ha? Oo. Kasi sa'yo ang donor at sa akin naman ang recipient. Okay. Makikipagpalit ako ng schedule sa iba kong katrabaho para matutukan ko ang mga dapat kong gawin bilang kidney hunter. Madali lang naman ang gagawin mo, eh. Asikasuin mo lang ang lahat ng dapat gawin sa donor. Bago kasi maisagawa ang kidney transplant, kailangan dumaan muna ng donor sa medical exams. Gaya ng mga pinagdaanan ko nung nagbenta ka ng isang mong kidney. Alam ko na mga yun. Magandang katawan ng donor. Yung nakuha ko, kaya siguradong papasa siya sa medical exam sa kanya. Mabilis lang ang magiging transaksyon natin dahil illegal ang lahat ng magiging proseso. At ipakikilala ko rin sa iyo ang recipient ng kidney. Para ikaw na rin ang tumanggap ng bayad sa donor. Okay. Maminsan-minsan naaalalayan kita. Kahit wag na. Ipaubaya mo na sa akin ang lahat ng dapat kong trabahuin. Ikaw ang bahala. Mas okay nga yun para mahasa ka na sa diskarte ng racket natin. Hintayin mo na lang na iabot ko sa iyo ang party mo sa komisyon natin, ha? Okay ba, Arthur? Wow, Arthur! Eksaktong 50,000 pesos! Sabi ko naman sa iyo, Monet. Basta para sa iyo, wala akong hindi magagawa ng paraan. Si Sita ang tutulungan mo. Dahil sa iyo. Kaya naman, lalo mo akong binibilib. Kumilos agad ako para hindi ka maagaw sa akin na iba. Siguradong matutuwa si Sita kapag naibigay ko na tong pera. Hindi na masisikwesta ng bako yung bayat lupa nila. Lutas na ang problema niya. O, paano naman ang problema ko? May problema ka rin? Meron. Ano? Problema ko kung kailan mo ako sasagutin. Ay, yun ba? Saka na natin pag-usapan yun. Muli. Oy, thank you sa tulong mo sa problema ni Sita na nilapit ko sa'yo. Thank you lang. Art, ano mo, tayo lang narito ngayon sa bahay niyo. Baka naman pwedeng magka-reward ako sa naging tulong ko kay Sita. Ano namang reward ang gusto mo? Alam mo kung anong gusto ko sa'yo. Ay, naku, ang kamay ko. Uy, teka lang, baka may makakita sa atin. Hayaan mo lang yakapin kita. Teka, amag, Art, ano ba? Matagal ko nang pinananabigyan ng sandaling ito. Sika lang. Hayaan mo ang padama ko sa iyo, ang pagmamahal ko. At ano mo nang mangyari sa atin? Pananagot ako. Pakakasalan kita. Maisa katuparan na kaya ni Arthur ang pagnanasa niya sa kagandahan ni Monet? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr.,
Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, at Janeline de la Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Sa pag-uulat ni Ray T. Sibayan. Production assistant, Anching Cruz. Creative consultant, Salvador M. Royales. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. At sa maaksyong direksyon ni Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi. Nagaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dulang. Ano ang katotohanan?